magre-remind din namin sa mga kukuha ng lisensya o magre-renew ng driver's license, kung wala pa silang CDE, huwag muna silang mag-apply for renewal. Kasi hindi pra-processin yung kanilang application kung hindi sila magpapakita ng patunay na sila ay nakatapos na dun sa review module na yun. Bagamat maaaring magkaroon ng pagbabago, let's say kung merong may pinatang bagong batas na apektado yan, maaaring magkaroon ng changes. But as of now, wala pang ganong requirement. Makaraang maglabas ang pamunuan ng LTO ng bagong requirement para sa magre-renew ng lisensya o ang tinatawag na Comprehensive Driver's Education Program. Agad itong binatikos at kinontra ni Deputy Speaker at Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez at naghain pa ng House Resolution Number 2325 para sa agarang pagpapatigil nito. At makaraan ng ilang araw, naglabas na rin ng pahayag ang Assistant Secretary ng Land Transportation Office na si Edgar Galvante tungkol sa nasabing usapin. We are not in any way challenging yung gusto ng mga kumatas. Basta ang sinasabi namin sa aming pagkakaitin yung batas, rinirequire ng batas na implement ito ng LTO. Ikatong LTO taga-implement yan, kaya kinuha namin ang hakbang para makasunod tayo sa provision ng batas. Pero ayon pa rin sa House Resolution 2325 na Representative Rufus Rodriguez, walang provision sa tinukoy ni Asik Galvante sa Section 23A ng Republic Act 10930 na malinaw na nagsasabing ang ganong certification ay kinakailangang i-require para sa pag-renew ng lisensya. Giit pa ng mambabatas, kapag magpapatupad ng bagong alituntunin, kailangang sundin ang kung anumang nakasaad sa batas at hindi maaaring gumawa o magdagdag ayon sa sariling pagkakaintindi nito. Sa unang ginawa kong video na merong kinalaman sa pagpapatanggal na Representative Rufus Rodriguez sa CDA program, nabanggit niya na aabot sa 1,000 hanggang 3,000 pesos ang babayaran kapag sa mga LTO accredited driving schools ito kukunin. Pero ayon sa Coordinator for Northern Mindanao of National Confederation of Transport Union o NCTU, magmumula ito sa 3,000 hanggang 5,000 pesos. Malayong malayo sa sinabi ni Asik Galvante na 500 pesos pataas nang tanungin siya tungkol dito sa isang panayam. Kung gusto mong malaman ang iba pang detalye tungkol dito, pwede mo nang sunod na panoorin yung ginawa kong video sa pamamagitan ng pagpindot ng link sa video description sa ibaba. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.